Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Jade, and for those who are not yet subscribed on my channel, please do subscribe, guys. And I really appreciate your help and support. Thank you so much. So for today's video, I'm gonna talk about my driving experience or my driving lesson and my first attempt to pass my driving license here in United Arab Emirates in Dubai. So guys, without further delay, let's get started. So yun na nga guys, yung school kung saan ako nag-driving lesson ay Dubai Driving School in Alcosa East. And it's a very good school. So hindi ako nagdalawang isip na pumunta doon. Me and David went there to inquire about their lessons, their driving lessons. And then they have two options. You're gonna get a regular or you're gonna get a package. So in regular, it seems like you're gonna pay for like 5,000 flat. Yes! To open your traffic file. Everything, they're gonna give you some choices of what time, they're gonna give you your time availability, and then when we talk about the package, the package is like hindi ka na mag-worry kasi nandoon na lahat eh, kasama na siya from the beginning of your classes up to the end. Kasama na yung babayaran mo. Parang wala ka ng worry kasi, for example, kapag meron kayong test at bumagsak ka, kailangan mo mag-take ng classes again. Tapos magbabayad ka ulit ng test. So kung nasa package ka, hindi mo na kailangan magbayad ng classes at saka ng test. So in my point of view, mas okay na kumuha ka na lang ng package deal kasi hindi ka mag-worry, unlimited yung classes mo, tsaka meron kang like VIP treatment at priority ka ng mga instructor. So I decided to get the package, guys, and then it feels awesome because yung mga instructor and the people around you, when they know you that you are in a package, they will treat you better. So pag nasa package ka, wala kang worry. Example, pag na-fail ka, wala kang worry. Take ka lang ng take ng class, take ka lang ng take ng lessons. Tsaka okay yun kasi pagdating ng may test, hindi ka na mag-worry kasi kampante ka na sa package kayo, wala kang babayaran if ever man na ma-fail ka, diba? So, yung price pala guys ng package is like 9,000 dirhams. No! May kamahalan siya, pero secure ka naman from the start of your lesson up to the end na makikuha mo yung license mo. 9,000 lang yung babayaran mo. Diba? Okay ka na. So, in my experience in driving, Dubai Driving School, it's really nice, guys. During my theory exam, I get perfect score. Step by step tayo. Okay, first, guys, yung kailangan mo munang, kapag tinuha mo na yung driving lesson mo,
meron silang ibibigay na link, yung driving institute mo, kung saan mag-online ka, may lesson sila doon na ipaparin sa'yo, at then meron silang mga assessment sa online kung saan kailangan mo siyang tapusin bago ka pumunta ng kanilang driving school para mag-take ng lesson. So, for me, parang inabot ako ng 3 days kasi ang haba, guys, ang haba ng lesson na binigay nila yung sa online, tsaka kailangan mo magkaroon ng certificate doon, tsaka kailangan mo ng pass, kailangan mataas yung score mo doon. Take ako ng lesson for theory ng isang araw, tapos okay naman siya, guys, kasi mas prepared ka na mag-take ng theory exam ng RTA. And then sa traffic, sa theory naman sa RTA, madali ko lang siyang natapos. I think mga nasa 5 to 10 minutes lang, online siya. Tapos nung lumabas na yung result, ayun, perfect. Then after that, pupunta ka ulit doon sa gumagawa ng schedule nila. Tapos magpapais, merong school assessment. So kailangan mo munang mapasa yung school assessment bago ka pumunta, bago ka mag-take ng parking test ng RTA. So yung tips ko lang sa inyo, guys, para madali nyo mapasa yung parking, makinig lang kayo sa instructor nyo, kasi yung instructor nyo, siya talaga yung magbibigay kung saan yung dapat mong tingnan at anong mga dapat mong gawin. Kailangan mo talagang sundin yon kasi yun talaga ay tugma sa test na ibibigay ng RTA din at saka ng school. So, bibigyan talaga kayo ng magandang idea. So, kung ako sa inyo, makinig kayo ng mabuti sa instructor nyo kung gusto nyo maging okay yung kilalabasan ng your driving lesson. Okay, so after that, pag nakapasa ka na sa driving ng RTA, pwede ka nang kumuha ng lesson kung saan lalabas ka na. Ano nga yung tawag ng road? Yung nasa road na kayo, yung sa mismong road. So yun na yun, guys. Pag nasa road assessment na kayo, huwag kayong kabahan kasi nandiyan naman yung instructor nyo, aalalayan kayo. At saka lagi lang kayo makinig. Pag sinabi niya, turn right, turn left, huwag kang mag-decide ng gusto mo lamang. Kasi pag nag-decide ka ng sarili mo, mag-acknowledge siya ng home team. Matapos yung road classes ko, meron na namang assessment yung school. So kailangan mong munang pasahin yung school assessment. And then after that, pinaschedule niya na ako RTA final test kung saan yun talaga yung pinaka-final to get your license. Nung the day na ng assessment for final, yung mismong magbibigay ng test sa'yo, guys, is yung RTA personnel. Sila talaga yung mag-decide kung pasado ka. So for, during my time, we are two. I think one is Indian national. Then he drove first, and then if I'm not mistaken, okay naman yung driving niya, kaso parang kinakabahan siya, guys. At saka nawawala yung control ng sasakyan. Tapos nung sinabi na ng RTA personnel na i-park niyo na yung car at saka ako na yung mag-drive. So ayun na. So ako naman, okay lang ako, guys. Sabi ko, okay. So ito yung sinabi ko. Ito na yung scenario ng nag-RTA test. So bumaba muna ako, then pumasok ulit sa sasakyan. Ang ginawa ko, check ko muna yung mirror.
side mirror, front mirror, lahat. And then check, mag-set belt ka. I-check mo rin yung passenger mo kung nag-set belt. Kailangan mo talagang sabihin na, please put up your set belt. Ganon. Ipaano mo talaga sa RTA na kailangan yung safety is the priority. Diba hanggang mga ano lang siya, mga 10 to 15 minutes na pinag-drive niya ako. Tapos, okay na. Stop na daw yung car. Tapos bumalik na kami sa school. Ako na yung nag-drive papuntang school. So, nung ako na yung tinawag, bigyan niya na sa akin yung papel. Ewan ko ba o red or green. Basta merong dalawang color. So, parang ayun na, may stop na siya. At may nakalagay na pass. So, sabi, hindi ako makapaniwala, guys. So, parang, pero feeling ko naman sa sarili ko na pass ako kasi wala naman, walang violation. Walang sinasabi yung personnel, yung RTA personnel sa pagdadrive ko. Tapos, pero I didn't expect kasi nga, first time, tapos, first time ko, tapos wala akong driving experience. Pero ako during that my test, final test, hindi ako ni-nervous, guys. Parang, kampante lang talaga ako. So, sinabi niya na, congratulations, Mr. Jade Dela Cruz, you passed the final test. On that day as well, guys, ipoprocess nila yung license. So, yun guys, yung tips ko lang sa inyo, huwag kayong mag-nervyos. Huwag kayong masyadong nervyoso pagdating sa mga test kasi yun talaga yung isang paraan, isang factor kung bakit kayo mapifailed. So, ayun guys. Nandito na tayo sa house. So, yan na nga guys. Sa mga kukuha ng license dyan here in UAE, I highly recommend that to you na doon kayo sa Dubai driving school, kumuha ng license nyo at lesson. Kasi they are really accommodating, they are really good, and most of their instructor are very, very kind. Yeah, they are very kind. So guys, I hope na meron kayong natutunan sa mga pinagsasabi ko. At ayun na nga guys, after I get my license, I can be able now to drive to wherever place I go here in United Arab Emirates. Now, yes! Presently, we are residing in Ras Al Khaimah. At saka, kakarinyo ko lang ng car registration namin at ng car number whatsoever because nag 1 year na siya. And then, I'm so glad and happy to tell you guys again that my car is passed for just first attempt kasi nakapasafe ako. So, kailangan nyo talaga rin guys na panatilihing maayos yung pagdadrive nyo para naman sa pagkuha nyo ng rehestro every year, first attempt ulit yung makuha nyo sa car registration, walang masyadong failure. Yun yun guys. Kasi pag may failure, ipapaayos nyo pa, papagawa ulit, papalitan nyo mga kung ano-ano dyan sa sasakyan nyo para lang maging pass siya sa RTA. So guys, thank you so much for watching. Hanggang dito na lang po tayo. At saka, maraming salamat guys sa mga lahat ng subscribe at sa mga nanonood ng video ko. Thank you so much guys, and I'll see you again later on my next video. Thank you.